So papasok tayo mga kaibigan ngayon sa trabaho sa Baguio. Dito mga kabigan, medyo maluwag-luwag pa yung traffic. Pero pagdating dyan, mga 1 kilometer from here, yun, mabigat na sa ganitong oras. Yata yung dulo ng traffic, 7:28 pa lang ng umaga. Araw-araw ganito pag lumalabas. Ganun din magbalik ng hapon, traffic din. Dito lang naman sa may Kapitolyo eh, kung iwan ko kung bakit laging matraffic. Kahit Linggo, matraffic dito sa may Kapitolyo. University. Tapos ngayon ay nag-report ulit. Naninibago yung katawan ko. Lalo't malayo yung office na pinag-reportan ko ngayon. Kaya medyo naninibago yung katawan.
Although yung first 2 weeks siguro ay mag-report araw-araw. Pero pag nakuha ko na lahat ng information na gagawin ko sa manual operations ng opisina, mag-work from home na ako. Yun kasi yung pinaka-main na nakalagay sa term of reference sa consultancy work ko sa opisina ngayon. Medyo maayos-ayos na yung structure nila. Medyo may mga opposition lang sa mga staff, lalo na yung may i-assign sa mga provinces. Pero nakikita ko yun naman ang the best na structure nila eh. Lalo't limited pa yung staff. Kailangan para maging productive yung mga centers nila, ganun talaga dapat ang maging structure, maging assignments ng mga science research staff nila. Para maging yung mga goals and objectives ng opisina nila ay ma-attain nila. Ang importante lang naman na gawin nila, magkaroon sila ng regular R&D programs. Kasi ngayon, patsy-patsy yung mga researches nila, nakapokus more on production, science research yung oppositions. At least kahit medyo matraffic ay nag-move naman. Unlike kahapon na matagal ang pagtigil, pero ngayon ay dito lang sa mga may mga intersections nagkaka traffic, may police, magbasa ko, may police, baka pulihin ako. At least nagmo-move. At least maganda na yung panahon ngayon, hindi tulad kahapon na umuulat. Yung LPA nakalabas na. Yung weather forecast naman ngayon ay maganda na daw, except sa hapon na magkaroon ng occasional rain shower. Thank you.
matigil ng matagal dito. Dito yung mabigat eh, kasi tatlo ang puntahan. Papunta ng Halsima, papunta ng Buyagan, at saka papunta dito sa may Capitolio, kaya mabigat ang traffic dito. Singit-singit, kaya pagbigyan mo na lang kaysa madisgrasya. Walang ganyan yung mga ibang drivers na. Maganda yung bagong policy ng LTO ngayon ha. Lahat ng mag-apply ng driver's license, mag-aaral ng driving sa mga driving schools. So talagang mabibigay sa kanila yung tamang training. Ako, nag-aral ako sa driving school eh. May seminar after yung practice ng pagdadrive. May required na 16 hours na seminar noon. Ito naman yung papuntang strawberry farm. May kaunti-kaunti na rin namamasyal dyan. Dito yung munisipyo ng La Trinidad. Yung tatlong barangay ng La Trinidad na ito, Betag, Pico, saka Balili, dito maraming negosyo, kaya malalaking negosyo ang mga nandito. Actually, itong La Trinidad, pwede na siya maging city. Kulang lang yata yung area, pero yung in terms of population at saka income, pwede na siya maging city. Thank you.
ko eh sa area na ito, yung manipis na asfalto lang. Kasi yung last na asfalto na ginawa dito, mga 5 or 10 years ago, matagal eh, maganda yung technology na ginamit sa asfalto. Yun din ang nilalagay ngayon dito. Yung pinaka-concrete kasi nito na itong kalsada na talagang for rehabilitation eh. Kaya lang masyado ng busy. Pag nagbungkal dito, wow, ikat ang traffic. Thank you.
lusong yung banda rito. Daming aksidente dito na truck na walan ng brake. Kaya kung gusto mong maging safe, pag may dumadaan na truck pababa dito, lampasan mo ng malayong malayo o kaya ay pabayan mo mauna sa'yo. Kasi may last year, dalawang aksidente na magkasunod na yung isang aksidente. 18 yata nasasakyan ang binangga niya eh. Nagkaroon na ng chain reaction, domino effect. Dalawang bisis yun. Lalo yung mga may dalang mga cement, construction material, cemento, saka chicken dog. Dito sa parking ito, pababa na ito kasi. Kaya ilang buwan din ako hindi, o taon din hindi ako dumadaan dito noon eh, pababa. Ito na po sa kabila, sa front wheel ako dumadaan. Ito naman yung intersection papunta ng Baguio City, La Trinidad at saka Naguilian Road. May stoplight din dito. Pagod ng Legarda Road at saka sa May City Hall. Saka yung papunta ng Naguilian at saka La Trinidad. Galing sa May Burnham, papunta ng City Camp, yan papunta ng Legarda. Dito sa Legarda, maraming bagong hotel. Pagbubukas bago mag-COVID. Ito yung bagong hotel na isa. Kaya kami isang taong na buka.
ito yung opisina. Pag may mga klase, nako, pag ganitong oras dito, halos hindi na gumagalaw yung masasakyan. Maganda yung property ng opisina na pinagtatrabahan ko ngayon. Yung napasyalan namin last week. Gawing agri-tourism. Agri-eco-tourism. Kasi may Mose Forest siya eh. Tapos i-incorporate ko lang yung mga sites na possible na i-develop for tourism purposes. Napasyal na raw ng mga taga tourism. So yun ang i-incorporate sa plan na ginawa, yung master development plan na ginagawa na rin sa para sa site. Pag matuloy yun, isang magandang napasyalan dito sa Baguio City. Pero kailangan na may mag-invest. Masyadong develop yung kalsada, dapat dirt road lang siya, hindi dapat konkrito para medyo madun sa team ng lugar. Ito ang nakakapagod. Araw-araw, ganito na araw-araw na po. Mayroon. Kaya po naman sumakay ng mga bakit yung pinagbibigitan sa COVID. Yung first few days ko kasi na nag-report, puro may overtime kasi may meron, maraming may lakas. Mga reports nila nakasama din sa deliverables ko. Ito rin yung kalsada na papunta doon sa naging popular na TV series kung saan sila nag-shooting. Dahil ito rin kasi may nagawang pagkasira sa kalikasan. So mag-turn right tayo dito. Papasok na tayo dito sa Baguio Dairy Farm. Ngayon ang pangalan niya, Baguio Animal Breeding and Research Center. Yung dairy processing plant. Nagbibinta sila dito ng fresh milk.
gate din dito papasok, kailang sinurado dahil sa tubig para makontrol yung mga pagpasok ng mga tao ng sasakyan. Kaya sinaray itong gate na ito. So nandito na tayo. Ito na yung Bob RC building. Yung na-feature ko dun sa last vlog.